Matapos naman ang umunoy cabbage strategy sa Pag-asa Island noong Enero, itinataboy naman ngayon ng mga Chino ang ating mga mangingisda sa sandbar doon. Pero giit po ng Malacanang, walang karapatan ang sino man na paalisin ang mga Pilipinong mangingisda sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa litratong kuha ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI nitong Disyembre, makikita ang pulutong ng mga barko ng China na nakapaligid sa Pag-asa Island na bahagi ng kalayaan sa Palawan. Ayon sa AMTI, dumami ang Chinese vessel sa lugar sa gitna ng pagpapatayo ng beaching ramp para sa mas mabilis na delivery ng mga gamit sa pag-aayos ng runway at iba pang pasilidad sa isla. Ang mga barkong yan, itinataboy raw ang mga Pilipinong mangingisda na nagpupunta sa mga sandbar malapit sa Pag-asa. Sa report ng Philippine Daily Inquirer, sinabi ni Kalayaan Mayor Roberto Del Mundo na bagamat hindi naman daw hinaharas ang mga Pilipino, hinaharang naman ang mga Chinese at pinapaalis sa lugar. Tatlong sandbars ang nasa pagitan ng Pag-asa at Zamora o Subi Reef na kontrolado ng China. Pasok sa 22-kilometer territorial sea ng Pag-asa ang mga sandbar na matagal ng fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay GMA resident analyst Richard Hidarian, ang pagtataboy ng mga Chino, bahagi pa rin ng gray zone strategy ng China, bagay na ginagawa rin daw nila sa iba pang pinag-aagawang teritoryo. Ginagamit po nila yung kanilang mga paramilitary forces, yung mga armed militia forces nila, yung mga kunyaring fishermen nila para actually ma-intimidate or mapaalis yung mga ibang claimant states katulad ng Pilipinas. As a result, hindi natin ma-fulfill yung ating mga rights under UNCLOS na mag-benefit dun sa mga resources na sa paligid or within the territorial sea ng Pag-asa. Sabi ng Malacanang, kakausapin muna nila ang Department of National Defense tungkol sa issue. Pero sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, that is our area. We, from the very start, we said that that's ours. And we've been, and our fishermen have been doing that. Nobody has the right to drive our fishermen away. Tumangging magkomento si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Hindi rin direktang sinagot ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang issue. Babala naman ang maritime expert na si Professor J. Batong Bakal. Kailangang maging maingat ang Pilipinas sa gagawin nitong hakbang, lalo't nilinaw kamakailan ng Amerika na sakop ng Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas ang South China Sea. Sa ilalim nito, kinikilala ng Amerika at Pilipinas na ang anumang armadong pag-atake sa dalawang bansa ay banta sa kanilang kapayapaan at seguridad, bagay na tutugunan daw alinsunod sa mga constitutional processes. Medyo sensitive yung area, no? Hindi naman natin gusto na magkaroon lang isang maliit na insidente, magkakaroon ng full-scale war, di ba? So yung mga ganyang situation, dapat ina-anticipate natin yan at pinaghahandaan. Mav Gonzalez, GMA News.